What's up guys? Good morning po sa atin lahat. So, panibagong araw, panibagong trabaho na naman tayo. Pero actually, kahapon ko pa to trinabaho. So, ngayon lang matatapos. So, ang problema guys, nagkaroon siya ng water leak. Kasi nasira na yung sahod niya sa tubig. And guys, papakita ko sa inyo to. Train company, kagaya din yung mga nire-repair ko dito. Yung indoor unit niya. Tara guys, silipin natin. So yan, usually dito nga yung mga unit niya sa ibabaw ng ceiling sa bathroom. Ayan, ito yung pinaka indoor unit niya, diba? Napapanood nyo na rin dati pag nag-vlog ako ng aircon. Halos lahat ng unit dito ay ganito. FCU type, ayan, ito yung nagka-problema. So ito yung evaporator natin, yung alam yan ng mga kapwa natin technician. So, sa mga hindi nakakaalam, ito yung evaporator unit. Ito yung lumalamig sa aircon, sa indoor unit, kasi yung makina niya nandun sa taas. So, dito naiipon guys yung kanyang tubig. Pag nagmumoist siya, kapag sobra yung lamig. Pag naipon siya, didiretso dito sa drain pipe niya, tatapon sa labas. So, ang naging problema guys, so nagkaroon na ng mga butas to kasi sa tagal niya na itong yero na to. 25 years na yung hotel kaya sobrang luma na yung mga yero niya. Yan. So kaya nagkaroon na ng leak. So pinalitan natin ng bagong yero. Minsan pwede rin tapalan, lagyan ng epoxy, steel epoxy para ano kung mare-repair pa. Ayan, pinalitan natin ng yero, nilagyan na rin natin ng pintura para magkaroon ng protection sa kalawang. So ayan, kasi sa sobrang tagal. Siguro naman to, abuti naman ng sabi natin kahit 5 years, okay na. Matagal na rin yan. So ayan, ito yung indoor unit. So bago naman natin yan matanggal, ayan, kailangan tanggalin din natin yung pan blower. Indoor pan blower. Kaya tinanggal ko. So ngayon, yan ang ating kakabit. So ayan, napapanood nyo na to lagi sa aking mga vlog pag nagpapalit ako ng motor ng evaporator pan blower. Ito wala namang problema, kumbaga nilinisan ko lang siya para isang trabaho. Dinisan na natin yung pan blower, motor, saka yung filter niya sa loob para isang trabaho. So dahil nga nagkaroon ng water leak, so nasira yung ating ceiling. Ayan, kasama na rin yan sa pagre-repair natin. Dahil wala yung ating handyman sa bakasyon, so ako na rin yung magpipintura. Pag-aaralan natin to guys. So yan, madali lang naman. Pag natuyo na yung ceiling, so pwede nang lagyan ng pintura. So yan, yan yung bla bla bla, nabulol na. Yan yung ating indoor unit. So ayan, linisan na rin natin para isahang trabaho. So yan guys, ikakabit ko lang guys itong ating pan blower para matakpan ko na yung mga manhole yung ano, para mapinturahan na. So yan guys, kita-kits mamaya pakatapos kong maikabit ito. May balik kasi wala tayong cameraman, so kailangan patayin muna natin yung camera para maayos yung pagkakalagay. Ayan, kita-kits guys. So yan guys, bali na ibalik ko na yung ating blower pan motor. So madali lang naman to, hinihila lang to rito pa labas. So may screw lang siya na isa. Saka ito, bali dalawa, tapos dito pangatlo. Tapos yung ating wiring. Ayan o, high and low, tapos yung common. 3 wire lang to, 3 lead lang yung ano niya. So siyempre pinaka-importante pag magtrabaho tayo, lagi kong sinasabi, patay natin yung breaker ng kuryente para sigurado tayo na walang kuryente. Para ano nga daw, safety first, ika nga sabi nila. So yan, saradohan ko na ng cover niya para matesting na natin kung okay na siya. Pero siguro naman 100% na wala na siyang leak kasi bago na yung ating sahod sa tubig. So ayan guys. So ayan na guys, operation na.
Pagganahin muna natin yung pan. Pan muna yung gumagana kasi patuyuin muna natin itong mga nabasa. Para bago pinturahan matuyo muna. So ayan, okay na. Nasaradohan ko na din yung ceiling niya. So pintura na lang talaga yung kulang. So ayun nga po mga guys, natapos na natin yung problema ng water leak para dito sa pan coil unit ng air conditioner, train air conditioner. So ayun guys, sana may natutunan kayo sa video ko na to. Saka maraming salamat sa mga sumusuporta palagi dyan, sa laging nanonood. Ayan, sana may natutunan kayo sa mga videos na sinishare ko. So ayun, kita-kits po tayo sa mga susunod na mga videos na aking re-referen. Ayun, maraming salamat sa aking mga kaibigan na walang sawang nanonood. Ayun, God bless po sa inyong lahat. Mega love shoutout po sa lahat ng mga kaibigan ko dito sa YouTube. So ayun guys, kita-kits po tayo sa mga susunod na videos. Ingat and God bless. Bye-bye.